Samantala, mahigit sa 275,000 na kaba ng palay ang nabili ng NFA Pangasinan sa pagpapatuloy ng Palay Procurement Program. Sundan sa report. 22 hanggang 29 pesos ang buying price ng NFA Pangasinan sa kanilang Palay Procurement Program. Sinasamantala ito ng mga magsasaka. Bukod pa sa kabi-kabila ang field operation ng ahensya para mamili ng palay kahit tapos na ang panahon ng anihan. Interesado ang magsasakang si Amado mula sa Calasiao, Pangasinan na magbenta ng palay sa NFA. Mali-bali natin. Presyo sa 29, no, in NFA. Aun, ano, nabubay bulas ba? Kaya nagamong natin. Nga po, alugi natin, mabli abuno. As of June 19, 2024, nasa 275,182 na kaba ng palay na ang nabili ng NFA sa probinsya. Katumbas ito ng 81% mula sa 336,000 na kaba ng palay na target ngayong 2024. Mababa po ang presyo dun sa labas. And then, siguro po may mga ibang lugar din po na nag-aani pa rin po. Kaya, ayun po, tumagdag na po sila dito. Diretso sa mga malalaking warehouse sa mga nabibiling palay ng ahensya para sa buffer stock ngayong tag-ulan. Pero sakaling magkulang, hihingi ang NFA Pangasinan ng tulong sa kalapit lalawigan. Actually sir, nagigiling na po kami ngayon. Nagtetest mill na po kami and then kung kulang naman po ay meron namin naman po tayong mga ibang provinces para po mag-transfer ng bigas. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon.